Sir, continue po tayo sa atin pong pagbabahagi tungkol po sa mga sign na kung saan ang tinutukoy ay ginto lamang sa Yamashita Treasure. So atin po itong ibabahagi sa inyo mga ka-treasure hunter sa abot po ng ating makakaya. So umpisahan po natin sa sign na ito na kung saan ay litrang A, na kung saan tatlo po sila na ang ibig sabihin niyan ay gold deposit. So kapag nakakita tayo ng ganitong litrang A na mayroon pong usli sa gilid sa may kanan, ang ibig pong sabihin niyan ay gold deposit. At itong litrang A naman mga ka-treasure hunter na madalas natin itong makita at may kakilala tayong treasure hunter na nakadiscovery nito, at ito po ay madami sa buong Pilipinas at sana ay matatagpuan ninyo ito. Ito pong litrang A na ito ay ang ibig sabihin nito ay gold deposit ang karga po ng ating hinuhukay. So may mga ka-treasure hunter tayo na nagpapadala sa atin ng picture at atin po itong nakita sa kanya pong picture na kung saan ang tinutukoy po ay gold deposit. So kung nalaman na po natin kung anong karga sa ilalim ay napakahalaga po sapagkat tayo po ay gaganahang maghuhukay kapag tayo po ay alam natin ang atin pong hinuhukay na kukunin. So yung iba nawawala ng pag-asa sapagkat hindi alam kung ano po ang hinuhukay. So napakahalaga ang sign po na ito ng litra. So susunod po mga ka-treasure hunter ay ang letter P na nakapatagilid, na iba ang itsura, na parang bilog ang kanyang pagka-letter P. Kung mapapansin nyo may tuldok po sa kaliwang bahagi at may maliit din po na tuldok sa may ibaba. Yan po ay ibig sabihin ay gold deposit in spring. So ibig sabihin may ginto daw na nakabaon sa may spring o sa ubog na sinasabi, yung dinadaluyan po ng tubig na kung saan natural spring. Doon po itinago ng mga Hapon sa spring ang nakatagong kayamanan kapag letter P na may ganito. So kahit anong letter P na kung saan na may tuldok dyan sa gilid na makikita ninyo may parang dot na inukit, yan po ay deposit, gold deposit in spring. Susunod po ay itong HG, tapos may H na parang arrow sa kanan. Yan po ay nangangahulugang gold mga ka-treasure hunter. So kapag nakita natin yan na HG, tapos parang 4 na nakabaliktad na parang H, tapos may arrow, yan po ay nagsasabi ng gold po ang ating hinahanap mga ka-TH. Sunod na naman po, medyo madami-dami ito mga ka-treasure hunter sapagkat ito po ay sign ng Japanese code na atin pong ni-research at ibahagi sa inyo. So ito pong susunod ay litrang B na may parang doble na parang box sa gilid. Yan po ay nangangahulugang box of gold. Boxes of gold. Ang ibig sabihin ay mga ginto po ang kanyang itinutukoy, yung litrang B na kung saan may makapal na upit sa gilid. So tandaan po natin yan. Gawin po natin kudigo sa ating pong pag-treasure hunting. Sunod po ay itong triangle. Na triangle na hindi pantay, medyo patulis. Kapag makita natin nakaukit yan sa bato, yan po ay gold bullion po mga ka-treasure hunter. So gold bullion po ang dalawa po itong marker na ito, itong bilog na may cross at saka itong triangle po sa itas na hindi pantay, sila po ay nagsama, gold bullion, at mayroon din siyang kasamang sign na kung saan pinagdikit silang dalawa, yung bilog na may cross at saka yung triangle na yan pinagdikit. Yan po ay ang ibig sabihin niyan ay gold bullion mga ka-treasure hunter. So sipiin po natin ito sapagkat mahalaga po ang ating kaalaman sa larangan po ng pag-treasure hunting. So sunod na naman po ay itong triangle na may arrow paibaba. So kung may makita tayong triangle na may arrow paibaba at may guhit, ginuhitan po sa ilalim, yan po ay gold bars mga ka-treasure hunter. So gold bars po ang meaning niyan. Sunod na naman po itong 7K. So ang 7K po ang tinutukoy niyan, ang city at saka yung litrang K ay box of gold ang tinutukoy niya.
So lagi po natin tandaan na ang 7K ay ang tinutukoy ay boxes of gold. Sunod na naman po ay ang parang uod. Pag nakita natin to sa bato, parang uod sa titingnan na gumagapang na may guhit po na parang uod. Yan po ay gold bars ang kanyang itinutukoy. Tandaan po natin yan mga ka-treasure hunter sapagkat marami po yan sa bansa po ng Pilipinas na kung saan ay guhit sa mga bato. So ganoon naman po ay itong parang numero 3 o numero 3 na kung saan parang kung titingnan natin parang puwit para ding dibdib. So ang ibig sabihin yan ay 50 gold bars. Ibig sabihin 50 pirasong ginto na barita. So yan po ang ating katandaan lagi itong sign na ito kapag nakita natin sa bato ito na inukit na eksaktong-eksakto dyan sa marker na yan. Yan po ay nangangahulugang 50 pirasong gold bars ang nakatago dyan mga ka-TH. Sunod, ito pong sign na ito na kung saan may box sa kaliwang bahagi at litrang B na may guhit po sa mga gilid niya ay nagsasabing boxes of gold ang kanya pong itinatago. So mahalaga po ang sign na yan sapagkat boxes of gold. So yan po ang ating hinahanap, box ng mga ginto na kung saan naglalaman po ng mga ginto na pwede nating ibenta. Sunod po ay itong parang payong na may letter C sa gitna at may dalawang guhit sa ilalim at may guhit na naman po sa kaliwa. Yan po ay nagsasabing gold. May kasama po siyang Japanese character na parang bahay na may nakaukit na parang letter C na baliktaran po na may box sa ilalim at may guhit at may usli sa gilid. Yan po ay nagsasabing gold ang ating hinahanap. So yan po ay Japanese character at yan ay atin pong tandaan sapagkat maaaring hindi natin alam na naiguhit yan sa mga bato. At kung makita natin yung parang bahay na yan, yan po ay nagsasabing ginto ang nakatagong sikreto. So napakahalaga po ang ginto sapagkat ang mga diamond ay mahirap talagang ibenta, mababarat po tayo. Mas maganda po ang gold kaya ito po ang ating tutukan mga ka-treasure hunter sapagkat ito po ay madaling ibenta at madali tayong magkakapera. Sunod naman po ay itong triangle na kung saan may araw sa gitna at may guhit po sa ilalim, may pabilog po siya. May makita kayong ganyan at saka itong X at saka 0, yan po ay nangangahulugang gold deposit ang inyong hinahanap. So lagi niyong tandaan yan, yung triangle na may parang araw na yan at may bilog, yan po ay gold deposit at saka itong X at saka may pabilog sa tabi niya. Ayan po ay gold deposit mga ka-TH. So, susunod na naman po ang panghuli po nating ibabahagi ay ito, HGHZ. Ipag ito po ay makikita natin sa bato, yan po ay nagsasabing ginto. At ito pong box na kung saan may box sa gitna na may dalawang guhit na parang mga bar. Kapag titingnan mo siya, parang mga bar pero box siya. Kapag makita tayong ganyan nakaukit sa bato or mga bato mismo na parang hugis ganyan, mga ganito, mga hugis bar na ganyan, yan po ay gold bars po ang tinutukoy. Ginto po ang tinutukoy ng mga markers na ito. Tandaan po natin ito mga ka-treasure hunter. At ito pong triangle na may mata o may bilog sa gitna na may spike sa gilid, yan po ay mga gold bars ang kanilang itinutukoy. So lahat po nyan, HGHZ, yan mga yan na makikita natin sa bato, yan po ay nagsasabing gold bars ang itinatago. Ito na naman pong box na kung saan may mga paa na spike, yan po ay treasure of gold kapag nakita natin yan. So ginto po ang ating hinahanap. Kapag may makita tayong parang box na may mga paa na nakaukit sa bato, treasure of golds ang ibinaon. Sunod na naman po itong araw na kung saan baliktaran, na kung saan may guhit sa ilalim, yan po ay nagsasabing gold bars under the tree or under the stone. So, gold bars daw na nasa ilalim ng puno or nasa ilalim ng mga bato.
Dalawa po sila, ito pong triangle na yan, kung makikita ninyo. Madalas po nating makikita yan, yung triangle na ganyan. Subalit may triangle po na pantay ang pagka-triangle. Ito po ay medyo matulis yung pagka-triangle niya, hindi pantay. So, ang ibig pong sabihin niyan ay gold bars under the tree or under the stone. Ibig sabihin, gold bars daw na nasa ilalim ng puno or na sa ilalim po ng mga bato. So, pag may mga bato tayo makikita, tumpok-tumpok, mga bato na malalaki at may kahoy na may mga markers na kung saan ganito ang marker, yan po ay nagsasabing nasa ilalim, under ng kahoy or mga bato. So, yan po ang kahulugan niya. So, ito pong parang numero 1 o litrang I, at saka letter E, at saka number 8, at saka itong parang arrow na ito, na kung saan may mga spike, yan po ay nagsasabing ginto, gold bars ang ating hinahanap. So, magkasama po sila doon sa taas na yan. Magkaparihas ang kanilang meaning. Susunod naman po itong parang duck. Itong parang duck na ito, kapag makita natin ito, para siyang ibon, parang pato siya. Yan po ay nagsasabing Sumatra gold. Ibig sabihin, galing ng Sumatra yung itinagong ginto na kung sa ibinaon po ng mga Hapones dito po sa ating bansa. So, halos lahat po ng mga ganitong sign ay nagsasabing Sumatra yung gold na kanilang itinago. Sunod ay itong parang number 5 na putol na wala po siyang buntot. Tsaka parang may millipedes, anong klaseng hayop ito. Pag may makita kayong nakaguhit na ganyan sa bato, tapos parang araw na maliit na may buntot, 7XH o 7XH at saka IB, lahat po yan gold ang meaning. IB, 7XH at araw na kung saan may buntot, may guhit na maliit, saka itong parang millipedes o parang hayop o anong klaseng hayop yan, at saka parang number 5 or parang sigsag na ganyan ang pagkaguhit sa bato, yan po ay nagsasabing gold ang ating hinahanap. So, mahalaga po mga markers na ito, tandaan po natin, sapagkat ginto lang po ang mga markers na ito. So, walang biro, walang halong pagkukunwari, ito po ay talagang kinuha natin sa Japanese code mula po sa Treasure Hunting of the Philippines Taffy, na kung saan ibinahagi po ng mga Hapon dito po sa ating bansa at gagamitin nating code sa ating pong pag-treasure hunting. Sunod, itong arrow na ito na pababa at itong parang guhit sa gitna na may close parenthesis tsaka letter F, at itong mga Japanese character na ito na parang triangle na may parang guhit na dalawa at arrow na kung saan hati, at itong mga ito na kung saan may mga guhit na hindi pantay, hindi magkakaparihas, ito po ay mga Japanese character. Kapag nakita ninyo yung Japanese character na yan na iginunuhit sa bato, yan po ay nagsasabing gold ang inyong hinahanap. Sunod po ay itong parang bar na naka-letter T na nakahiga at mayroong parang kilay na magkaliba, magkabilaan na parang letter V, B pala. Tinutukoy niyan ay gold bars. Gold bars po ang tinutukoy niyan. Kasama po nitong arrow na paitaas at parang number 3 na baliktad. At itong 7X na kung saan mayroong buntot po ang kanyang dulo at may X po siyang kasama. 7X ay siya po ay nagsasabing gold ang itinatago. So, mga gold bars po ito. Lahat po itong mga sign na ito ay mga gold bars. So, mga ginto po lahat ang mga sign na ito. So, sipiin po natin ang mga sign na ito, itong arrow na ito, itong letter F na ito, itong mga Japanese character, yan po ay nagsasabing ginto ang ating hinahanap. So, mahalaga po ang
mga sign nito sapagkat maaaring na-encounter ninyo ito sa inyo pong mga treasure site at hindi ninyo alam na ginto pala ang inyong hinahanap. Maaaring naligaw na kayo at ito po ang magiging kodigo natin sa pagti-treasure hunting. So, sinikap po natin ibahagi sa inyo ito upang maging guide sa atin pong paghahanap ng mga nakatagong sikreto ng mga Hapones dito po sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi.